Magandang araw po, Doc Will ito. Magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa rehab, masakit katawan, masakit ang shoulder. Kasama natin si Dr. Jeffrey Montes, tagal nating kaibigan, graduate ng PLM, rehab medicine doctor, at tumutulong dito sa charity natin. Nandito nga tayo sa charity natin for 25 years na to. Matagal na tumutulong si Dr. Jeffrey sa atin. Jeffrey, ano bang matuturo mo sa shoulder pain? Maraming masakit ang mga balikat ngayon. Okay. So, yung shoulder pain po, kadalasan, pwede po siyang related sa mga activities sa bahay, yung mga trabaho po na ginagawa sa pang-araw-araw. Mm-hmm. Then, kung meron din po mga sakit, pwede po makapekto dito. So, napansin po namin na kadalasan po ng mga pasyente po nagko-complain ng masakit ang balikat, yung may edad na, o yung mga housewife, o yung meron po mabibigat na trabaho. O mga trabaho po na may paulit-ulit na sa kamay nila paggamit o paulit-ulit. Na paggamit ng kamay. So, ang isa po sa una namin ginagawa pag masakit balikat, tinitignan po namin yung postura kasi kapag hindi po maganda ang postura ng tao, yung pinaka-pundasyon po ng balikat, yung palikpik, wala po sa tamang lugar. Yung scapula, tinatawag o shoulder blade. So, example po, kung ang tao po, maganda yung postura. Pag tinas niya yung braso niya, may tatas niya ng 180 degrees. Diretso. Almost diretso. Pero the moment na ikuba mo yung sarili mo, nakakuba na ganyan, yung palikpik mo dito, umuusad, pagilid, pataas, shoulder blade. Doctor, isa pakita mo. So, pag nakuba yung pasyente or nakahukot, nakaganito yung palikpik. So, ito yung normal. Then, kadalasan sa kanila, nakabaloktot na ganito or nakahukot. So, dahil dito, pag tinaas mo yung balikat niya na pag ganito, hindi mo na mataas kasi wala na sa tamang lugar yung palikpik. So, sa unang... Kaya sasakit itong shoulder. Opo, kasi magiging iba na po yung mechanics ng paggalaw ng balikat. So, ang may kasalanan yung pagiging kuba. Pwede po makatulong kasi po magbabago yung posisyon ng shoulder blade. So, kailangan po nating itama yung postura. So, yun po yung una natin kailangan gawin. I-improve yung posture, then yung mechanics ng paggalaw ng mga muscles o nung balikat. So, anong tips natin? Paano i-improve yung posture? Let's say, masakit nga yung balikat nila, hindi nila maggalaw ngayon. So, yung pinakauna po, kailangan pong banatin yung muscles sa ilalim ng hita, yung likod. So, yung isang simpleng exercises, so, pwedeng idediretso lang po yung tuhod. Then, abutin po dahan-dahan. Nang sa ganun ho, mabanat ho o bumalik yung dating haba ng muscles sa likod ng hita. So, ang unang step mo, pinapahaba mo na itong hamstring sa hita. Kasi yung hita, konektado hanggang likod, hanggang shoulder, parang ganon. Kasi po, pag umikli yung hamstring, yung balakang po, parang ganito. Pag umuwi po, palikod. Umikli, tuloy-tuloy na to hanggang dito. Nakadikit po kasi yung hamstring sa balakang . So, yung balakang po, uusad po, palikod. So, makukuba po yung tao. So, pag nakuba, yung shoulder blade, uusad pa gilid at pataas. So, yung iba, hindi nila maiisip yan. Biro mo, sa paa, di ba? Sa hita, umabot. Connected kasi sila lahat, konektado. So, yun ang first step, di ba? Apo. Yung ganito, mga 10 beses. So, pwede po siyang bibilang. So, baba natin niya po. So, kunyari, ako po yung pasyente. Didiretso ko yung tuhod ko. Tataas ko yung paa ko, papunta sa mukha. Then, dahan-dahan pong abutin kung hanggang saan kaya. Kunyari po, dito may banat. Tapos dito nababanat. Dito parang napupunit na. Ibabalik niya lang dun sa posisyon kung saan may parang banat pero walang pakiramdam na masakit o napupunit. Kasi yung muscle po, hindi naman siya hahaba ng isang araw lamang. So hahaba siya after ng ilang linggo. So dapat yung pakiramdam, yung nababanat lang. Walang napupunit o masakit. So, ano next exercise na? Susunod naman po, pagkabanat po nun, i-check po kung tight yung mga muscles sa chan. Kasi kung tight po yung muscle sa chan, hihilahin po nila yung katawan na ganito. Or mahuhukot. So, pagka ganun po, magbabago yung position ng palikpik. Then, yung isa rin pong naging problema. Ma-stretch yung chan. Ito po. Yung sa chan po, pwede pong hawakan po nila yung kamay, ikot po nila, then itataas po kung hanggang saan kaya. Pero kung sakali po na masakit, dahil nga masakit yung balikat, yung isa pong pwedeng gawin, hihiga po sila sa flat na kama, tapos maglalagay po sila ng unan dito sa likod para maramdaman po nila na nababanat yung chan. Kailangan ma-stretch yung chan. Apo. Pwede rin ba parang ganito?
Opo, kung kaya po nila itaas, pero kadalasan po masakit po yung balikat, hindi po nila magawa. Okay, ano next pa? Yung iba naman po, kailangan din pong ba natin yung dibdib, kasi since ang mga gawain natin, halos lahat nakaharap, so yung balikat po talaga umuusad paharap. So kung titingnan nyo po yung karamihan na may sakit sa balikat din, yung palikpik nila o yung balikat nila, medyo nakuusad o rounded na tinatawag. Paano natin bubuksan? So yung isa pong pwedeng gawin, kung kaya po na ganitohin, tapos meron pong isang tao na magaganon sa kanila o gagabay, hihilahin ng ganito. Hihilahin po palikod. Para po mabuka yung pectoral muscle sa sarapan. Mga 5 seconds, 10 seconds? 15 seconds po, then 3 hanggang 5. Yan, ulit-ulit. Apo. So, ibabalik po dito, then baba natin po. Ngayon po, kung masakit po yung itaas, ito hindi ho kaya na i-position na ganito, isa pong pwedeng gawin, nakaganyan po yung pasyente, tutulungan po sila o i-guide sila na ibubuka yung shoulder. So, igagano nila. Or patitigasin nila yung muscle sa paligid ng palikpik. So kunyari nakahukot po siya. So binubukan natin. Apo. So bibilang ng 15 seconds. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then para po bumuka yung balikat, then bumalik po sa dating position. Tapos meron pa ba pang diretso or paano naman yung frozen shoulder na matigas na itong shoulder? Yun sa frozen shoulder po, usually ho, bago namin sabihin na frozen shoulder, check mo namin sa x-ray kung may ma-calcification yung tendon. Kasi minsan yung tendon, nagkakaroon po ng calcium deposit na pwede rin mag-limit ho sa paggalaw ng balikat. Then minsan po may impingement o may arthritis. Yung impingement po, pwede po siyang makita sa ultrasound. So di ba dati po yung ultrasound ginagamit lang sa mga buntis, sa mga masasakitan dyan, then check yung kidney, atay. So sa ngayon po yung ultrasound, pwede na rin siyang gamitin sa balikat, then sa siko, sa tuhod, o ibang pang parte ng katawan. Paano kung walang pera yung pasyente, anong magagawa natin para lumuwag yung shoulder nito? Okay. Ito so, na ay mga exercise sa paa, sa dyan, pag-open, meron bang magagawa ng may itaas? So, pwede po nilang gawin kung wala po or walang budget o limitado ho yung pera nila. Ang pinakasimple po, lalagyan po nila ng maligamgam o yung parang piniinit po na tubig dito sa may dibdib at saka sa ilalim ng kilikili. Kasi since hindi po nila na itataas yung balikat niya, iikli po yung muscles dito sa dibdib at saka dito sa ilalim ng kilikili. So pag binanat po, yun po yung mababanat. So yung karaniwan po kasing ginagawa ng mga pasyente, dito po sa taas nilalagay yung mainit. So pwede rin pong ilagay dito, pero pwede rin pong ilagay dito yung mainit at saka dito para ho pag binanat nila, mas malambot po itong muscle na to at saka dito nang sa ganun, mas mataas pa po nila yung balikat. Pwede rin magmasahe konti. Apo, yung masahe, makakatulong siya kasi mababawasan yung pagdidikit-dikit ng mga kalamnan. Mm-hmm. Then kung hindi masyadong dumadalo yung dugo dahil nga nagkaroon ng spasm, paninigas ng kalamnan, makakatulong yung para maibsan yung pananakit kasi dadaloy uli yung dugo. Mm-hmm. So pag dumalo yung dugo, magkaka-energy na rin po yung muscle. Last na lang, hindi ko gano'ng pinapayo yung pain reliever eh. Pero paano bang ilang days lang ba pwede yung pain reliever? O kailangan pa ba kung di naman sobra sakit? So sa ngayon po, marami po. So kami po, pag may paninigas, nagbibigay po kami ng mga muscle relaxant. Then after 2 to 3 hours po, pinapa-stretch namin para umi-epekto ng gamot, naka-relax. Pero kung limitado ang ano po, ang budget, wala hong budget, meron po tayong mga pagkain na sinasabi nilang may natural pain reliever. So for example po, yung luyang dilaw, then yung avocado, tapos so, yung soybean oil, then yung isa po na nare-recommend ng DOH na herbal, yung yerbabuena. Medyo may studies na to. Yung yerbabuena po, I think meron po DOH eh. Kasi parang kasama siya sa top 10 recommended na herbal drugs. Pero kung wala hong pera, ang pinakasimple, magpapainit ng tubig. Pero yung init lang na parang pangkape, na hindi yung kulong-kulo. Kasi baka mamaya magpaltos, masunugan sila ng balat. So gawin lang itong mga exercises natin. Maraming salamat, Dr. Jeffrey Montes.